Magandang araw mga brother, nandito ulit tayo ngayon para magbigay ng kaalaman uli kung paano nga bumili ng truck. Katulad ng mga nakikita natin, di ba, mga Forward, Elf, Giga, di ba? Tapos may mapapansin kayo guys na may mga 6-stud, 8-stud. Bakit nga ba ganun guys? So yun ang i-discuss natin ngayon. And we're back! So yan guys, disclaimer lang no, hindi po ako makarunungan dito sa tungkol sa mga 5-stud, 6-stud na 8-stud na mga unit. So nag-interview kami ng mga legit na mekaniko around our area dito sa Subic at saka sa Pampanga. So patulad nito, si Kuyang taga Pampanga, ayan. At yung dalawa na in-interview namin dito sa Subic, si Kuya at si Chief. Yan. So yun guys, at dinagdag namin dito sa in-interview namin is tungkol dun sa ano, sa braking system nung tawag na yung mga brake ano, drum brake at saka yung disc brake, kasi usually sa Elf diba ganun, may disc brake, may drum brake yun. So sa susunod siguro mag-interview rin kami uli tungkol naman dun sa mga fluid brake at saka air brake, kung ano mga advantages and disadvantages. So yun guys, simulan na natin. Ito na, ang unang interview namin from Pampanga. So guys, nandito tayo ngayon sa Pampanga, isa sa mga yard dito sa Lubao, which is i-discuss naman natin kung ano nga bang pinagkaiba ng 5-stud na Elf or yung at saka pati 6-stud. So kasama natin ngayon si Kuya Noel kung ano nga bang idea niya, bakit nga ba may 5-stud, mayroong 6-stud. So Kuya Noel, sharean mo naman kami kung ano yung pinagkaiba nilang dalawa. Ano po kasi ng ano, yung 6-stud, karamihan po kasi sa bigat ng ano nila, kinakarga. Karamihan po ito, yung mga 16 feet to 14 feet, karamihan yan, 6-stud na. Yun po yung ano nila kasi medyo bumibigat po ang karga ng mga truck. Mas gumaganda pag dumarami yung stud niya sa bigat po ng karga nila. Yun po yung ano rin sa mga 6-stud. Saka pag umaano po kasi, toro dumarami yung stud niya, mas gumaganda yung ano, performance. Okay. Kuya, tanong ko na rin lang additional, no? Anong mas maganda? Naka-disc brake ba yung ating gulong or naka-brake drum? Sa tingin mo? Alos, kung ako yung ano nyo, mas maganda pa rin yung brake drum. Kasi ang disc brake kasi minsan, kahit sabihin natin disc brake, minsan kasi sa ano ng tubig minsan dumudulas din. Di ka mukha ng brake drum. Ang brake drum kasi pag umano yung brake drum, talaga bumuka yan. Talaga yung ano ng brake drum, kinakapitan ng line. Ito kasi parang iniipit lang yung disc. Parang sa mga motor, ganun din. Oo, iniipit lang. Hindi ka mukha rin sa lining, brake shoe. Brake shoe. Talagang kakapitan ka talaga ng frame. Mas malakas pa rin ang... Kahit mabigat yung load mo. Oo, iba pa rin yung kapit. Ano, kapit ng brake shoe sa disc. Pero kung wala namang karga, mas malakas ang kapit ng disc. Disc. Okay. May pagkakaiba rin sila sa ano, sa karga nila. Karga, depende. Oo. So, ibig sabihin mo, Kuya, mas pag 6-stud, so kahit mabigat karga mo, parang mas kayang-kaya niya. Oo, kayang-kaya. Okay. Di-irap yung mga stud nun. Yun ang pagkakaano ko sa mga 6-stud. So, yan, si Kuya Noel. Meron pa sila pag-aano ron. Toro kasi nagsis-stud ka, pwede ka mag-ano ng ano, drum. Pwede mo laki yan. Karamihan kasi pag 5-stud, yung standard lang. Katulad nito, Kuya, no? Katulad nito, ang standard lang ng 5-stud, ganyan lang. Hindi ka mukha nung 6-stud, pwede ka maglaki ng gulong. Kaya yun din ang abol ng iba. Okay. Kaya mas hinahanap-hanap nila yung 6-stud. Okay. So, ayan guys, may natutunan naman tayo kay Kuya Noel, which is siya yung yard mechanic dito sa Lubao. So, ayan.
So ayan brother, tapos na nating interviewin yung ating mekaniko from Pampanga. At alam nyo ba guys, nung unang-unang kinausap ko si Kuya is nahihiya daw siya, ayaw niya pa magpa-interview. Pero nung in-interview namin sa kanya, parang ayaw niya na mag-stop sa interview namin sa kanya. Pero yun nga guys, no, ang dami niyang punto dun sa sinabi niya tungkol sa mga pagmabigat, ganun-ganun. So sana guys, nakatulong sa inyo yung senior niyang kaalaman tungkol sa mga 5-stud and 6-stud. So dako naman tayo dito ngayon sa Subic. Okay guys, hihingi natin yung kasama natin si Kuya Dom ngayon para hingin yung opinion niya sa 5-stud at 6-stud, pati na din sa mga 8-stud hanggang 10-studs na unit. So, Kuya, anong opinion mo doon? Pwede sa forward naman, sir, na 6-stud. Kasi may difference yan eh. May pagkakaiba yan. Yung 8-stud na ano, may 8-stud na forward na, ang spin din, pinabaliktad. Okay. Kasi yung may ano, may 6-stud kagaya nito, sir. Pero yung 6-stud na ganito, siko yan, may siko. May siko? Oo, yung ganitong siko. Ah, okay. Okay, no? Tapos, meron naman 8-stud na kingpin, yung ano to, itong IV, ano, itong kingpin na to, nililipat din sa kabila. Okay. Yung puson. Ah, okay. Yung ba sa kanila? 6-stud. Tapos, meron naman stag nito yung pinking talaga. Okay. Kung magre-recommenda ka kuya, okay lang ba kahit 6-stud o 5-stud? Okay, kung magre-recommenda ko yung talaga, hindi naman na-approvehan ng Japan yan. Hindi naman talaga akma dun sa kanyang capacity. Okay. Ano naman yung sinasabi nila, mas okay daw sa kargahan kapag 6-stud, yung iba, mas okay sa kargahan yung 8-stud. Halimbawa na lang sir, sa ELF, di ba may 5 at 6-stud. Sabi daw nila, mas okay daw ang 6-stud sa kargahan. Ano bang opinion mo dun sir? Ano naman, parang nadagdagan lang naman ang isa eh. Ah, okay. Tapos, yung sa mga, di ba, kung isa sa mga 10-wheeler. 10-wheeler, di ba may 8-stud, may 10-stud. Tapos, ang pagkakaya ba lang naman dyan sa ano, kung isa, ano na eh. 10-stud yung iba. Diba? Palo lang. Oo. Yung iba kasi, medyo lumami yan. Medyo nalaitan lang ng tornilyo. Kasi oh. yung size ng ano, ng umisan mo, ano. Okay. Ano yan, 41. Tapos yung isa naman na medyo dumami nga yung tornilyo, 32 naman ang tornilyo yan. Oh. Okay. Pero kuya, totoo ba yun na kapag yung 5-stud tsaka 6-stud, may diferensya din sa laki ng differential? Mas malaki ba differential ng 6-stud? Parang hindi na. Okay. Parang sarim lang yung siguro at nagkakalipot niya sa brake drum. Ah, brake drum. Oh, speaking of brake drum, kuya, anong mas maganda, brake drum o disc brake? Para sa akin, ano na. Brake drum talaga. Anong advantage nun kuya? Kasi yung ano, pwedeng masunog din agad-agad. Lalo kung medyo kapit na, hindi na gumagana yung pisto ng disc brake. Okay. Sige. Ayun, guys, marami na naman tayo natutunan ngayong araw. So, tuloy mo lang kuya Dom yung ginagawa mo. Ano bang ginagawa mo kuya? Nananap ko eh, para may kumbos itong anuhan ng ano. Okay. Ayun. Ayun guys. Yan, magandang araw mga brother. So, ngayon kasama natin si Chief Pablo para mahingan natin siya ng komento tungkol sa mga 5-stud, 6-stud, 8-stud, 10-stud na mga unit. So, sir, ano bang mga pinagkaiba ng mga ganyan na mga, for example na lang po muna, sa forward, may 6-stud tsaka 8-stud, ano po bang pinagkaiba nila ng dalawa, sir? Ang kaibahan ng ano, yung sinasabi mo 6-stud sa forward is depende yun sa kanyang load at saka yung ano, model niya, kaya yan naging 6-stud. Maliit ang kanyang ano, brake drum kaysa 8-stud. Yan ang kaibahan niya. Depende sa load niya at saka yung wide. Yan ang kaibahan niya.
Ah, okay. Pagdating naman sir sa ano, sa kanyang differential sir, malaki ba ang differential ng 8 versus sa 6? Ganun ba? May ganun ba? Meron yung ano, tinatawag natin na ano, malaking differential, yan ang mga original na 8. O, 8 stat na yon. Meron naman maliit, yung new model nila, maliit talaga differential. As in, pareho talaga yung 6 stat. Iisa ang ano nun, ratio nun. Iisa rin yung lock ng gulong. Ah, okay. Kung sa kargahan, sir, pag tama ba yung mga iniisip ng iba na mas maraming stud, mas kayang magdala ng mas marami? Ganun ba, sir? Or... Depende yun sa kanyang ano, sa kagaya ng FTR. Yan, di ba? Malaki ang ano niyan, differential niyan. Yun ang kaibahan ng 8 stud. Pure ano talaga yun, six-wheeler na. No? Naglo-load yan. Hindi ka gaya sa atin, umaabot siya hanggang ano, 10 tons, 12 tons. Ganyan, overloading na yun. Diba? Kasi dun sa mag-6 stud ka, karamihan, pinapakonvert pa yun para gawing 8 stud. Yung 6 stud, pwede naman. Pwede. Pero yun, palit differential yun, sir. Palit talaga. Malaki. Okay. Kaya naman ng ano yun. Kaya lang ang problema doon, madalas ako mag-convert doon, chassis naman ang bumibigay. Nawawa sa kang chassis dahil sa sobrang overload. Ano bang maipapayo nyo, sir, sa mga bumibili ng mga unit pagdating sa mga stud-stud, sir? Kung ano bang nararapat sa kanila? Ano bang kailangan nilang i-consider, sir? Bale, yan, magpapatibay ka naman dyan chassis na kung gusto mo mag-overload. Yun ang the best doon. Kung gagawin mong H-stud, palit ng I-beam, palit ng differential. Parehas, harap likod, sir. Pareho yon. Basta wide yung track mo, na forward. Kasi may two wiper lang, sir, di ba? Tsaka may three wiper, sir. Hindi no? Na pwedeng convertin yun. Yung makikit. Laging wide. Yung three wiper. Pwede yon. Okay. Tapos sir, ano, may mga unit kasi na, ano, may mga unit sa mga elf na may naka-brake drum yung harap, yung iba, naka-disc brake yung harap. Ano po bang much better, sir? Naka-brake drum or disc brake? Sa brake drum, mas maigi yung brake drum dahil ang pang-load talaga yun eh. Hindi gaya ng disc brake, pagka-kuhan, mahirap pang ano, maintenance ng ano. Ng disc brake. Ano bang advantage ng disc brake naman, sir? May advantage pa? Meron naman siya, hindi kagaya ng mahirap din kumbinsyan maghanap parts ng disc brake natin. Yan ang ano niyan, disadvantage ng ano ng disc brake. Okay, hindi gaya ng brake drum, brake shoe, pabanding mo lang. Mm-hmm. Ayan na. Sa brake disc, sa brake pad. Ang mahirap banding yun. So, kailangan palit-bago? Palit-bago talaga yun. Hindi siya nababanding. Hindi kaya ng brake shoe. Okay. Pwedeng ano, banding. Okay. So, ayun guys. Nakuha na natin yung mga idea ni sir tungkol sa mga stud-stud, pati yung sa preno, no? So, kung may mga additional kayong katanungan, mag-comment lang kayo sa baba. At, subaybayan nyo yung mga susunod namin mga topic para updated kayo sa mga vlog na. Thank you. So ayun mga brother, tapos na natin ipakita yung mga interview natin sa mga mekaniko na taga Pampanga at saka dito sa Pilipinas. So sana nakatulong sa inyo yung mga pinag-discuss natin, yung tungkol sa 6, 5, at saka 8 stud at saka mga 10 stud na yun. So pati yung braking system din ng mga truck. So yun, yung mga disc brake or drum brake. So sa susunod, discuss natin naman yung fluid brake at battery brake. So yun, naka-line up na sa atin. At kung meron kayong gustong topic na i-discuss namin or i-vlog namin, content namin, mag-comment lang dyan sa comment section para tignan namin kung ano pwede namin gawin para i-discuss yung mga gusto ninyong malaman tungkol sa mga truck. Basta everything about trucks, ha,
hindi kasama yung tungkol sa mga pera, bugbog, kung ano-ano man, gobyerno. So wala tayo dyan, off-limits tayo dyan, guys. Basta puro crack-crack tayo. So ayun, shoutout portion naman tayo, guys. Shoutout natin si Sir Dennis Lacaba ng MD3 Tracking Service ng Davao. Sir, salamat sa pamirienda ninyo sa amin, sir, sa pag-appreciate ng ginagawa namin. At sa mga gusto pang magpa-shoutout dyan, mag-comment lang dyan sa comment section. And don't forget to like, share, subscribe, at pakihit na rin po ang notification bell para sa latest update ng aming YouTube channel na Subic Best Tracks!